mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, July 4, 2023. Mga turistang nagbakasyon sa isla ng Boracay nitong buwan ng Hunyo, umabot sa lagpas 190,000. Umabot sa lagpas 190,000 ang mga turistang nagbakasyon sa isla ng Boracay nitong buwan ng Hunyo ngayong taon. Base sa tala ng Malay Boracay Tourism Office, kabuuang 196,916 na mga turista ang naitalang nagbakasyon sa isla ng Boracay. Sa nasabing numero, nangunguna pa rin ang domestic tourists sa may pinakamarami na umabot sa 164,130, habang ang OFW naman ay may 3,115 at ang mga dayuhang turista ay 29,715. Samantala, positibo naman ang local government unit ng Malay na maabot o malampasan pa nila ang target na tourist arrival bago pa man matapos ang taong 2023. Erechi Briones, Kalibog Cable News. Passport on Wheels magbibigay ng serbisyo sa mga aklanon ngayong buwan ng Hulyo. May detalye sa balita si Jelena Rosales. Magbibigay ng serbisyo sa aklan ang Passport on Wheels ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay para sa mga gustong kumuha ng passport, mahilig mag-travel, at lalo na sa mga nais lumabas sa bansa. Ang Passport on Wheels ay isa sa gawa sa darating na 25 hanggang 26 ng Hulyo na gaganapin sa ABL Sports Complex Kalibo. Ito ay hatid ng gobyerno probinsyal ng Aklan sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs. Sa pamamagitan ng paghatid ng serbisyo ng Passport on Wheels, mababawasan ang gastusan ng mga aklanon, particular na rito ang pamasahe patungo sa Iloilo para kumuha ng passport. Para sa mga nais kumuha ng passport, kakailanganin na sumailalim sa pre-registration at screening sa darating na 5 Hulyo na gaganapin sa ABL Sports Complex. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Rotary Club of Kalibo, katuwang ang First Aklan PMFC, nagsigawa ng medical mission at community outreach sa bayan ng Libakaw. May detalye sa balita si Nika Bautista. Isinagawa ang Kasalika Year 3 at Project Kaisang Bisig Medical Mission at Community Outreach sa Indigenous People sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, particular na sa Sitio Agwatuan, Barangay Oyang, Barangay Manika at Barangay Dalagsaan sa Bayan ng Libakaw. Pinangunahan ito ng Rotary Club of Kalibo, katuwang ang First Aklan Provincial Mobile Force Company, sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Donel P. Regis, Force Commander, PMFC AGPTD, St. Gabriel College at St. Gabriel Medical Center. Ang naturang aktibidad ay nagbigay ng mga libreng serbisyong medikal tulad ng fecalysis, urinalysis, blood typing, general check-up at mga gamot. Ito ay isang multi-sectoral na aktibidad na sinuportahan ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores at Local Government Unit ng Libakaw. Nagkaroon din ng lecture ukol sa responsible parenthood, awareness on RA 9262, suicide prevention, psychometrician, Executive Order 70 ng First Aklan PMFC, basic first aid at radio communication lectures. Mayroon ding mga feeding program, mga palaro para sa mga kabataan, at gift giving tulad ng mga bag, food packs, laruan, school supplies at damit. Sinundan naman ng mga opisyal ang tree planting activity na pinangasiwaan ng Forest Rangers at DENR Aklan. Ang nasabi ng multi-sectoral activities ay bahagi ng First Aklan PMFC PNPRCSP through Project Kaisang Bisig na nagbibigay ng halaga sa whole of the nation approach sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Aklan Police Provincial Office nagsagawa ng kick-off ceremony ng 8th Police Community Relations Month Celebration.
Nagsagawa ang Aklan Police Provincial Office ng kick-off ceremony bilang bahagi ng selebrasyon ng 28 Police Community Relations Month na may temang Serbisyong Nagkakaisa para sa Ligtas at Maunlad na Pamayanan nitong ikatatlo ng Hulyo. Ito ay sa panguna ni Police Colonel Victorino Romalinos Jr., Officer in Charge ng Aklan Police Provincial Office. Kaugnay nito naging guest of honor and speaker sa naturang kick-off ceremony si Attorney Deborah Jane Veloso, NAPOLCOM, Aklan Provincial Officer Acting Rep Chairperson. Samantala, naging highlight sa naturang aktividad ang signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Aklan Police Provincial Office at St. Gabriel Medical Center Incorporated sa pangunguna ni Mr. Ramon Legazpi Jr., CEO. Bukod dito, iginawa din ang Plaque of Recognition sa Northwestern Visayan Colleges at kay Mr. Ananias Zulina na nagbigay ng suporta for the moral and welfare ng mga PNP personnel. Era J. Briones, Calibo Cable News. Bureau of Fire Protection Boracay, hiniling na magkaroon ng bagong fire truck. May detalye sa balita si Jelan Rosales. Hinihiling ngayon ng Bureau of Fire Protection Malay na magkaroon ng bagong fire truck upang makapagserbisyo sa komunidad at agarang makapag-responde sa sunog ang mga bumbero. Ang Bureau of Fire Protection ay mayroong 3 fire engines at 27 personnel sa mainland Malay at isla ng Boracay, habang may 2 pang engines sa BFP Boracay Substation sa Sityo Bantod sa Barangay Manok-Manok. Ayon kay Malay Municipal Fire Marshal Senior Inspector Arnold De Maano, ang isla ay nangangailangan ng bagong fire truck para mas mapabilis pa ang pag-responde ng mga bumbero at makaligtas ng mga residente, particular na dito ang nasa matataas na gusali. Sa ngayon ay umaasa ang ahensya na maikonsidera ng local government unit ng Malay na makabili ng bagong fire truck para sa public safety ng Boracay. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Philippine Press Institute nag-organisa ng outreach program para isulong ang media literacy. May detalye sa balita si Nika Bautista. Nag-organisa ang Philippine Press Institute sa pamamagitan ng Hans Seidel Foundation sa pakikipagtulungan ng Aklan Press Club Incorporated at ng Northwestern Visayan Colleges ng outreach program nitong June 28, 2023. Ang naturang program ay may temang AI and the Future of Media na isang seminar ukol sa mga paksang We Can All Be Fact Checkers, Pictures Never Lie, at responsableng paggamit ng social media na naglalayong isulong ang media literacy. Ibinahagi naman ni PPI Executive Director Ariel C. Sibiliano ang ilan sa mga background ng kanilang kumpanya at ng kanilang advokasya. Tinalakay naman ni Ms. Panyares ang ukol sa information disorder at nagbigay ng tips at maaasahang website na magagamit sa pagsusuri kung ang impormasyon ay totoo o peke. Nilinaw naman ni Mr. Aznar na ang layunin ng isang photojournalist ay magdokumento ng katotohanan at binigyang di ang visual literacy. Ang paksang The Responsible Use of Social Media ay tinalakay ni Mr. Francis Alan Angelo, Editor-in-Chief ng Daily Guardian at Trustee ng Visayas Philippine Press Institute. Dinaluhan naman ito ng mahigit 65 aspiring journalists mula sa iba't ibang paaralan sa Aklan at ilang mamamahayag mula sa CAPIS at iba pang tagapagmasid mula sa iba't ibang organisasyon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Looking for a school to enroll in? Good news! Wadeford School is here to offer you the following. Wadeford School Scholarship Program for incoming grade 7, 11, and 12 students. Free tuition fee and free miscellaneous fee. Wadeford School offers academic track with ABM, STEM, GAS, UM Strengths, and Arts and Design track with fully air-conditioned rooms and unique ID system. Wadeford School offers 5% discount for advanced full payment. Siblings discount for 3 or more siblings enrolled in Wadeford School. Wadeford School offers quality education from preschool to senior high school. Enrollment is ongoing.
For admission and inquiries, you may contact us on our telephone number 268-6474 or 0951-856-8888. Choose Wadeford School early and enroll now. Protect yourself, put safe mosquito repellents to wear, protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, the wish you know. At ang kidibaloon, ay tusipan ng dumon, ang bingke alpabit na to. Tinuan natin ng oksaran, for is aton nga tandaan, dingke nga masakit aton likawan. Fight the Aedes mosquito. Let's just destroy for prevention. It's time to work this some action. Magkaisa, makisa, ibahagi at palaging mapagmatsya. Ang sakit na dengue di lumagana. Makipahagi at palaging mapagmatsya. Office of the Provincial Agriculture Isaklan, nagsigawan ng monthly presentation of accomplishments. Nagsigawan ng monthly presentation of accomplishments ang mga program coordinator ng iba't ibang proyekto, programa at mga aktibidad na ipinatupad ng Office of the Provincial Agriculture Isaklan nitong ikatatlo ng Hulyo ngayong taon. Kaugnay nito present ng mga program coordinator ang mga programa na ipinatupad kung saan naging panel naman sina Provincial Agriculturist Engineer Alex Apolonio, Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center Head Emmanuel Soviet Russia de la Cruz at Supervising Administrative Officer Manilin Molas. Sa ngayon, ang Office of the Provincial Agriculturist Aklan ay may 8 division. Ito ang Administrative Division, Crops Division, Cooperative Development Division, Fisheries Division, Agricultural and Biosystem Engineering Division, Aklan Agri Aqua Demonstration Farm and Training Center, Agribusiness and Marketing Division, at ang Planning Monitoring Information, Training and Evaluation Division. Eric Briones, Calibo Cable News. Disinfection sa transport carrier sa municipal border sa bayan ng Banga nagpapatuloy. May detalye sa balita, si Nika Bautista.
Patuloy na nagpapatupad ang local government unit ng Banga sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Noel Redison ng striktong biosecurity checkpoints laban sa banta ng African swine fever sa probinsya. Sa ilalim ng executive order ukol sa ESF, ang mga buhay na baboy na binili sa loob ng nasabing bayan ay dapat ilipat sa sasakyan ng bumibili nito sa labas ng municipal borders, particular na sa Venturanza at sa Linabuan Sur. Ang sasakyan ng nag-transfer at bumili ng naturang produkto ay dapat sumailalim sa disinfection. Mahigpit din ang surveillance upang maproteksyonan ang nasabing bayan laban sa ESF. Ipinaabot naman ng alkalde na ang LGU Banga, katuwang ang Banga Municipal Agriculture Office, 30 mga barangay, Banga PNP, Aklan PPO, ay magtutulungan upang mapangalagaan ang hog industry sa naturang munisipalidad. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Mga empleyado ng Aklan Provincial Government nagsigawa ng Pledge of Commitment kaugnay sa Blue Heart Campaign. Nagsigawa ng Pledge of Commitment ang mga empleyado ng Aklan Provincial Government kaugnay sa Blue Heart Campaign na may temang Reach Every Victim of Trafficking, Leave No One Behind. Ito ay ginanap sa Kapitolyo nitong ikatatlo ng Hulyo sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Aklan. Bukod dito sa isinagawang flag raising ceremony sa pangunguna ng Aklan Environment and Natural Resources Office sa pamuno ni Engineer John Kenneth Almalbes, ipinaabot ni Mr. Manuel Jeffrey Hismundo ng Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tungkol naman sa selebrasyon ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo na may temang Bidang Pilipino, Building a Stronger Filipino Well-being Towards Disaster Resilience. Ang National Disaster Resilience Month ay inoobserba tuwing buwan ng Hulyo na naglalayong paigtingin ang katatagan ng mga Pilipino mula sa sakuna. Matatandaan na noong July 28, 2017, nang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 29 na nagpapalit sa National Disaster Consciousness Month tungo sa National Disaster Resilience Month, kung saan layunin ng Executive Order No. 29 na ito na ituon ang focus mula sa disaster awareness tungo sa disaster resilience. RJ Briones, Kalibo Cable News. Kaso ng COVID-19 sa bansa, bumaba sa 20% nitong nakalipas na linggo. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Bumaba sa 20% ang kaso ng COVID-19 sa bansa nitong nakalipas na linggo. Sa inilabas na datos ng Department of Health noong June 26 hanggang July 2, nasa 2,747 na kaso ng COVID-19 sa bansa na kung saan katumbas ito ng 392 na arawang kaso. Sa nasabing kaso, 442 o 10.8% ay may matinding nararamdaman, habang nasa 273 o 13.7% naman ang nasa ICU beds at 17.7% ang non-ICU bed utilization rate. Dahilan na umabot sa 6,925 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito, nakapagtala naman ang DOH ng dalawang kasong nasawi. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong alas sa tanan naman ito yung latest weather update sa buong nga adlaw, Tuesday, July 4, 2023. Intertropical Convergence Zone o ang litawag ng ITCC ang kaapekto sa Mindanao, kag-easterly sa Mindanao ang kaapekto sa Eastern Visayas. Meanwhile, dali naman sa Western Visayas, magulagalam tumtob magalamon ng kalangitan, gamagdala sa isolated ng pagulan, pangilat ka panag-uob, tugayinin sa localized thunderstorm. Mahina tumtob kasarangan sa direksyon ng nasidlangan para sa hangin na tundri sa Western Visayas, makanay tumtob kasarangan naman para na sumabalod na tundri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 degrees to 33 degrees Celsius,
Ang adlaw magtunod 6:16 PM karon sa hapon kung magbudrak ni siya 5:32 AM buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang ato ng official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati na ito ng mga official social media accounts halin din sa Lilo Doppler Radar Station. Pagasa Visayas DST, ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.